Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot, sa taong numinimot, awa mo'y iulog, Panginoon, napasamin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot, sa taong numilimot, awa mo'y iulot. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin si Santa Lucia, dalaga at martir. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang dalaga at martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya rin aming makitang para sa amin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanila'y nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon? Ang kabalisaan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong Panginoon
ang walang hanggang Diyos. Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahihina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan ab akong sariling buhay. Panginooy, papurihan ab akong sariling buhay. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy, papurihan, ab akong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siyang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy, papurihan, ab akong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy, papurihan, ab akong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoong nagliligtas sa ti darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa.
sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po tayong nagninilay at naghahanda ngayong panahon ng Adbyento. Alam po natin na ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. Paghahanda ng ating mga puso, ng ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon. At kasama po sa paghahandang ito ay ang tinatawag nating paghihintay. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay. Pero aminin po natin mga kapatid, sa kultura nating mga Pilipino, tila ang panahon ng Adbyento ang isang panahon na tila nababaliwala. Bakit? Di ba ho, Setyembre pa lang, Pasko na. September pa lang, kumakanta na tayo ng awiting pampasko. September pa lang, lumalabas na si Jose Marichan. Di ba? Kasi tila minamadali natin. Ayaw nating maghintay. Kaya nga, pagdating ng araw ng Kapaskuhan, ano ang nararamdaman natin? Pagod na. Di ba? Pagdating ng Pasko, pagod na tayo. Sasabihin na lang natin sa dulo, yun na yun? Ganun na yun? Bakit? Baka kasi hindi natin tunay na naihanda ang ating mga sarili. Mga kapatid, sa araw na ito, napakaganda ng mensahe ni Jesus para sa ating lahat. At ano ang mensahe ni Jesus? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at namibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ano ang gustong mensaheng ipaabot sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno? Na ang tunay na kapahingahan hindi matatagpuan kanino man, kundi ang tunay na kapahingahan nagmumula kay Jesus. Diba sabi rin ho sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Isaías na ang lakas na meron tayo, saan dapat nagmumula? Sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo ay napapagod, saan tayo dapat kukuha ng lakas? Kay Jesus. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay naka-assign sa eskwelahan. At tila, nagiging problema po ngayon sa eskwelahan na ang mga pag-iisip ng mga estudyante ang bilis mapagod. Hindi nga lang estudyante, pati mga batang guro ang nagiging problema. Father, no, overburdened na po kami sa trabaho, overworked po sa trabaho. At marahil sa kanya-kanya nating ginagawa sa buhay, no, nakakaranas tayo ng sobrang pagod. Kaya nga minsan, anong ginagawa natin? Sasabihin natin, kailangan kong uminom ng alak para mawala yung pagod ko. Pero hindi natin napapansin, pagkatapos nating uminom ng maraming alak, nagpakalasing ka. Ang dahilan mo, pagod ka sa trabaho mo. Pero di ba pagkatapos mong uminom ng maraming alak, may hangover pa yan? Nakapagpahinga ka ba? Hindi. Father, pagod ako, kaya pumunta ako sa mall, nag-shopping ako. Ginastos ko po yung bonus ko, yung 13th month ko. Pag uwi mo sa bahay, na-traffic ka,
napagod ka, naubusan ka pa ng pera. Kaya anong pakiramdam? Pagod. Madalas, humahanap tayo ng mga ibang lugar para makahanap ng lakas. Humahanap tayo ng ibang lugar upang makahanap ng kapahingahan. Pero anong paalala ni Jesus? Saan matatagpuan ang tunay na lakas? Sa Diyos. Saan matatagpuan ang tunay na kapahingahan? Kay Jesus. At anong sabi sa atin sa ating unang pagbasa? Magtiwala. At sa ating pagtitiwala, ang lahat ng ating panghihina mapapalitan ng lakas. Kaya mga kapatid, may 2 linggo pa po tayo at naniniwala po ako may mga oras na talaga tayo ay mapapagod. Maraming Christmas parties, maraming iisipin anong ihahanda, anong isusuot. Pero ganun pa man, huwag nawa sana nating kalimutan na ang lakas na magbibigay, na binibigay ng Diyos, ang lakas din na maglilinis ng ating puso na tanggapin ng buong buo si Jesus sa ating buhay. Mapapagod tayo, pero magkakaroon tayo ng lakas dahil meron tayong Diyos na magbibigay sa atin hindi lamang ng lakas, kundi magbibigay sa atin ng pagmamahal at pag-ibig. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawain ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito. Idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang atin pong panalangin, Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ang iyong anak na kami ay kanyang pagiginhawain kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa tuwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat.
Panginoon, aming handog ang tinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inaanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Alin na Jesus sa aming piling?
manaok sa lupa't kami ay aliwin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa't kami ay aliwin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ikalima po ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagniningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.